Ang COVID-19 pandemic ay nagdulot ng maraming pagbabago sa takbo ng ating lipunan at sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Labis na naapektuhan ng iba't ibang industriya, ang ating healthcare system capacity, maging ang domestic travel at international flights papasok at palabas ng bansa. Sa loob ng halos dalawang taong pakikipagbuno ng bansa sa COVID-19 virus, ano kaya ang masasabi ng publiko sa COVID-19 response ng ating pamahalaan? Satisfied kaya sila sa performance ng ating pangulo at ng iba pang ahensya ng gobyerno? Tara, samahan niyo ako sa vaccination site at alamin natin ang pananaw ng ating mga kababayan dito sa BCS Pulse. Ito nga po, ma'am, yung sinasabi nga nila, ma'am, na yung katulad na itong mga Sinovac, yung mga Astra, saka yung may booster pa daw, ma'am, na sinasabi. Yun nga daw na after 6 months nga daw, sabi sa amin, na kailangan din daw yun ulit. Iwasan ng politika. Bawat nakaupo sa gobyerno, dapat mag-usap sila at magtulungan. Dapat lahat na mayroong kaalaman, makiambag po para sa mabilisang pagtugo na malunasan yung problema natin sa COVID. Siguro ito talagang vaccine, itong pag-i-inject sa atin. Kasi kailangan talaga ng lahat ng tao to. Para maging bumalik tayo sa normal. Ang sarap kasi bumalik sa normal, totoo lang. Lalo na sa mga estudyante na may mga kapatid ako na talagang halos gusto ko nang matuto at makapag-aral ng maayos. Till next year siguro yung ayuda para dun sa mga less fortunate na talagang nangangailangan. Dapat ituloy po ng gobyerno ay yung face to face po. Kasi po para matuto yung mga bata. Yung katulad po nito, yung vaccine po. Pinagpapatuloy po sa mga minor naman po. Tapos yung mga senior naman po. Mas maganda din pong nabakunahan po sila. Para saan po ayos po yun, as much as possible po na maraming mabakunahan at sa mga hindi po nakakaintindi ng bakuna po, mas maganda po yun yung 3 days na diretso sila nagpapabakuna para lalo pa pong maintindihan ng mga mamamayan na kailangan po yung bakuna. Katulad po ng education ng bata po, kahit wala po face-to-face, to be continuous pa rin po yung study po nila para sa mga bata po. Ang One Hospital Command dapat ituloy ng gobyerno. Kasi pari mong puntahan kagad, hindi ka na mahihirapan pang pumunta kung saan-saan. Maganda po ngayon na marami tayong bakunang dumarating. So dapat talaga palakasin natin yung mas marami tayong mabakunahan para mas maraming protektado. Okay po sa akin yung programang yon na marami tayong mabakunahan. And I heard ngayon nga pong December 15, 16, 17, magkakaroon ulit ng National Vaccination Day. Sana nga po mas marami pa kaming mabakunahan. Sana nga ma-encourage lahat na zero balance na tayo ng mga no vaccine na mga tao. Dapat lahat na qualified na baksinan, dapat mabaksina na para at least safe na tayo. Wala na tayong huwag ka dyan, hawa ka, di ba? Dapat fully vaccinated na lahat ng tao. Mandatory sana, para wala naman pag-aalinlangan yung ibang tao na hindi sila nabakunahan. Mas lalo silang mahahawa or makahawa. Patulad ng bakuna, kung kailangan ba ng tao ng bakuna kada ika-6 na buwan, bakit hindi natin pwedeng gawin yun, di ba? Kusa ikagaganda ng kalusugan ng mga tao. Dapat po natin ipagpatuloy yung vaccination rollout. Mas importante po ito para magkaroon tayo ng herd immunity sa ating bansa. Kailangan natin silang mas lalong hikayati, hindi lang yung kabataan, buong Pilipinas sa mga hindi pa nagpapabakuna na magpabakuna na. Safe naman po yung bakuna natin. Sa online schooling kasi hindi ako masyadong pabor kasi nga walang masyadong natututunan yung mga bata. Iba pa din po talaga pag face-to-face class. Pwede naman po siguro tayo mag face-to-face class pero nasusunod pa natin yung health minimum protocol po natin. So mas mainam po na face-to-face class pero nandun pa rin po yung safety ng mga bata. Sa pakikipanayam natin sa ating mga kababayan, nalaman natin na marami pa rin ang satisfied at lubos na nagtitiwala sa COVID-19 response ng gobyerno.
Marami ang nagbigay ng positive feedback sa mas pinabilis na vaccination rollout ng pamahalaan at sa implementasyon ng SAP na pabor sa ating mahihirap na kababayan. Ganito rin ba ang iyong pananaw? Sumali sa diskusyon at i-comment ang iyong opinion sa video na ito. Ito si AJ ng Bureau of Communication Services at magkita-kita muli tayo sa susunod na BCS Points.